And as promised, more health tips. Kaya pag-usapan na ho natin ang isa sa pinangangambahan na rin ano, ng mga sakit. Ano? Lalong-lalo na tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa mga oily foods. Alam mo na, stressed din tayo madalas. Walang iba kundi itong tinatawag nating silent killer na alta presyon o high blood pressure. Doktora, can you explain again, ano, paano ba yung mga triggers nito? Usually kasi talaga, unang-una, there's family history of hypertension, yung lifestyle, yung kinakain mo, tapos yung kumikilos masyado, kulang sa exercise, no? And sometimes kasi, Connie, most of the time, akala natin yung mga matataba lang ang nagkakaroon ng hypertension. Hindi po. Kahit actually, mga payat. Mga kapuso, ito po, panoorin natin ang tungkol sa alta presyon at kung paano natin ito maiiwasan. Maliksi, katamtaman lamang ang pangangatawan at animoy walang iniindang sakit ang 42 years old na si Laila. Buong paniwala raw niya wala siyang anumang problema sa kalusugan. Kaya laking gulat daw ni Laila nang malaman niyang mayroon pala siyang alta presyon matapos manganak halos 3 taon na ang nakakaraan. Umabot daw sa 180 over 100 ang kanyang blood pressure o BP mula sa normal na 120 over 80. Pagkatapos kong manganak, hindi pa ako pinalabas ng doktor kasi laging tumataas yung BP ng dugo ko. At saka nung buntis ako, low blood talaga ako. Pinainom pa ako ng doktor ng pampadagdag sa dugo. Kaya hindi ko talaga akalain na nung manganak na ako, grabe na ang taas na pala ng dugo ko. Ayon sa doktor na sumuri kay Laila, malaking factor sa pagkakaroon niya ng hypertension ang kanyang family history. Matapos madiagnose, pinayuhan ng doktor si Laila na uminom ng maintenance medicine para maibalik sa normal ang kanyang BP. Tumagal ito ng 7 buwan. Pero nang wala na siyang nararamdaman, aminado siyang itinigil niya ang pag-inom ng gamot. Ang problema, tila bumabalik na raw ngayon ang sintomas ng kanyang alta presyon. Pakiramdam ko, tumataas talaga siya kasi nahihilo po ako minsan. Lalo na pag nasa initan, nahihilo. Hindi, parang ano, siguro sa edad ko na rin na ano, parang hindi ko kaya, parang sinasakal na ako. Siguro sa dala ng pagod siguro. May baby kasi ako, tapos may ginagawa pa sa bahay, marami. Ang ating blood pressure ay ang sukat ng puwersa ng pagdaloy ng dugo mula sa puso patungo sa blood vessels o ugat. Tumataas ang blood pressure ng isang tao kapag kumikitid ang mga ugat na dinadaluyan ng dugo, dahilan para maging sanhi ng hypertension. Ang normal na BP mas mababa sa 120 over 80 millimeters of mercury. Pero kung nasa 120 ang systolic at mas mababa naman sa 80 ang diastolic, elevated na ang blood pressure. Itinuturing na stage 1 hypertension kung ang BP ng isang tao ay nasa 130 over 80. Nasa stage 2 naman ito kung nasa 140 over 90. At hypertensive crisis kung lagpas 180 na ang systolic at lagpas 120 ang diastolic. Ang ganito kataas na presyon maaaring maging sanhi ng stroke o di kaya organ damage. Kadalasang walang nararamdamang sintomas kapag tumataas ang presyon ng isang tao, kaya ito tinuturing na silent killer. Ayon sa tala ng DOH noong Mayo ng 2017, halos 12 milyong Pilipino ang may hypertension. Kalahati o humigit kumulang 6 milyon ay may mataas ang tsansang magkaroon ng atake sa puso, stroke, heart at kidney failure. Wala rin pinipiling kasarian ang pagkakaroon ng alta presyon. Basta nasa lahi ito, nagkakaedad na, unhealthy ang lifestyle, madalas na nakakaranas ng stress, at may komplikasyon ng ibang kondisyon tulad ng diabetes, problema sa thyroid at sakit sa bato, maaaring maging mitsa ito ng hypertension. Katotohanan na kahit ikaw ay walang dinaramdam, maaari kang may alta presyon patago. Ang solusyon, simple. Magpakuha ng blood pressure. Naglipa na ang blood pressure sa mga health center, sa mga ospital, mas maaga mong makita, mas konti ang chance na magkaroon ka ng complication dahil magagamot ka agad. Kahit hindi pa na-diagnose na may hypertension, pero alam ninyong mataas ang chance na magkaroon nito, sikapin ang disiplinahin ng inyong sarili. Maglaan ng 20 hanggang 30 minuto kada araw para mag-ehersisyo. At umiwas sa mga maalat, matataba at mamantikang pagkain. Hindi po yan nagagamot permanently. Pero, mahalaga to, nakokontrol siya.
At yun lang naman po yung hinahabol natin dito sa mga minanang hypertension. Makontrol lang siya. Sa kaso ni Laila, hindi man daw siya regular na makapagpapatingin sa doktor, sinisiguro naman niya na sundin ang mga naging payo nito at lalong hindi maabuso ang katawan. Umiinom po na lang po ako ng maraming tubig, nagpapahinga, tapos iinom po ng pineapple juice. Hindi porket walang nararamdaman, hindi nabibigyang pansin ang kalusugan. Mahalagang maging mapanuri at maalaga sa inyong katawan para ang karamdaman, kung hindi man maiwasan, kahit papaano ay maagapan.